Alright, breaking news mga boss sa laban ni Jake Paul versus Mike Perry mga boss, no. Magandang laban yung nangyari, pero yun nga, dumugo, binugbog itong si Mike Perry ni Jake freaking Paul. Yan yung pag-uusapan natin mga boss. Pero bago yun, welcome back to my channel. Eljun nga pala ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment, locally or internationally. Yan, kung bago ka pala, don't forget to like, share this video, follow me para palaging updated sa ating mga legit and hype ang kwentuhan sa mga sports, boxing, MMA, arm wrestling at iba pa, men. So ito na nga mga boss, no, kakatapos lang ngayon pa ang laban ni Jake Paul versus Mike freaking Perry mga boss. Alam nyo ba mga boss, instead na labanan ni Jake Paul itong si Mike freaking Tyson na legend mga boss na nag-retire na, eh yun nga, hindi natuloy mga boss, no, kasi babalik sana si Mike Tyson para labanan si Jake Paul. Pero ang pumalit mga boss, dahil nagkaroon ng injury itong si Mike Tyson, is si Mike Perry mga boss, na isang BKFC champion o bare knuckle fighting champion mga boss, no. So actually mga boss, okay naman yung pinakita sa round 1 hanggang sa natapos yung laban. TKO itong si Mike Perry mga boss, no. Round number 1 mga boss, isumusugod si Mike Perry, pero yun nga, wala siyang game plan mga boss, no. Aggressive fighter, isa, dalawa, yung mga binabatong suntok, ginajab lang siya ni Jake Paul sa katawan, and then double jabs sa mukha mga boss, hanggang sa timing nga ng overhand na knockdown itong si Mike Perry mga boss. Pero madali siya nga nakarecover mga boss, nakatayo, bumalik siya. Pero yun nga, namumula na yung mukha niya sa round number 1, and nagkaroon na siya ng cut mga boss, no, sa kanyang gilid ng mata. Tapos medyo dumadaloy na yung dugo mga boss, no, madugo yung laban na to actually kay Mike Perry mga boss, no. So yun nga, pero actually guys, maganda naman yung pinakita ni Mike Perry. Nakakatama siya ng mga solid power shots mga boss, no, kay sa mukha ni Jake Paul. Napapatras ito mga boss. Yun nga, nagkaroon pa rin ng knockdown sa ilang rounds mga boss, hanggang sa matikio siya ni Jake Paul mga boss sa round number 6 mga boss, no. Binalangan siya ng referee, tumayo siya, pero yun nga, groggy na yun nga mga boss, so itinigil ng referee. Panalo via TKO itong si Jake freaking Paul mga boss. So in interview si Jake Paul mga boss, sabi niya, Mike Tyson, you're next daw, dahil meron silang contract, hindi lang natuloy kasi nagkaroon ng replacement nga dahil sa injury ni Mike freaking Tyson mga boss. And next daw na lalabanan nitong si Jake Paul is si Alex Pereira mga boss, na isang UFC light heavyweight champion mga boss. So tinawag niya si Alex Pereira na your next brother. Sabi niya magaling ka daw sa boxing, magaling daw siya sa striking, so gusto niya yung labanan si Alex Pereira mga boss sa boxing. So actually guys, na-entertain ako kahit sinabi ni Mike Perry na ginawa niya yung lahat, pero napakabilis daw ni Jake Paul. Magaling siyang mag 1-2, 1-2-3. Mas mabilis at malakas si Jake Paul, so hindi niya kinaya mga boss, no, yung mga galaw ni Jake Paul. And ramdam niya yung solid na mga patama ni Jake Paul, yung mga magandang mga counter ni Jake Paul mga boss. So hindi niya nasabayan kasi napakabilis daw talaga. So what do you think guys? Comment down below. Napanood niyo ba yung laban na to or hindi pa? Panoorin niyo mga boss. Nandiyan sa YouTube yung laban na to mga boss. Actually, marami nanood eh. Nandiyan nga si Hulk Hogan. So yun lang mga boss, no. Don't forget to like, share this video and follow me. Salute. Peace out.